Hi guys! For today's vlog is bibigay lang ako ng tips at saka mag-share lang din ako ng kunting information regarding sa lumabas noong last March 2023 na board exam for teacher. So, ang una kong maititip sa inyo guys is magdasal kayo na ibigay ng Panginoon na makapasa kayo guys. Pangalawa naman is, mag-review talaga guys. Mag-review po kayo. It doesn't matter kung nag-enroll po kayo sa review center or nag-self-review po kayo. Ang pinaka-importante kasi dyan guys is nagpa-practice ka po talaga. Ayan. Nagsa-study ka po sa mga subjects na iyong pag-i-examan. Naniniwala naman ako sa iba na hindi sila nag-review. Wala talaga silang ginawa, walang effort na ginawa, nakapasa sila sa board exam. Pero hindi mo din po pwedeng sabihin na yung mga hindi nag-e-effort, diba, is hindi din nakapasa sa board exam. Meron talagang ganun. So, Lord's perfect timing lang naman talaga ang licensure's board exam. Kung ibibigay ng Panginoon sa'yo, ibibigay talaga yan. Pero mas maganda din talaga, guys, na magkasama yung prayer at saka effort, diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, sa mga may work, kahit 1 hour, ayan, bago ka matulog. Hindi kasi dyan is, nagtatry ka everyday. Sa amin na mga secondary, yung mga may majorship, mahirap kasi siya guys, kasi focus kasi siya talaga siya sa ang major na yan. Halimbawa sa science, napaka-broad ng science. So, merong biology, may physics, may chemistry, may earth science. Ito, ititips ko to sa mga science major kasi science major ako, secondary ako guys. Ang maititips ko sa mga science major, yung mga may major, nagmi-major ng science is damihan mo po talaga ang pagre-review sa physics. Kasi 2023 na board exam, mas madami ang items po sa physics. Talaga siya pwedeng iwala yung physics guys. May lalabas talaga na items dun. At mind nyo, mas madami pa ang physics guys, kumpara po sa major mo na biology. So, tibihan mo lang madami, lalo na yung ay mga common, diba? Mga wavelength. Yun, common yun eh. Yun talaga yung kadalasan na lumalabas si wavelength, shadow, concave, light, electricity, thermodynamics, magnetism, mga ganon. Mirror, mga ganon guys. Pag-aralan mo talaga siya. Kung ano yun sila. Kasi, ang mga lumabas kasi noon last is, binigay na definition, mamili ka doon, kasi diba, ang licensure board exam is, multiple choice lang naman ang exam ng, licensure board exam for teacher. So, choices lang yan, diba? Pero, mas maganda din kasi talaga, guys, na, alam mo yun, advantage yun, guys. At may tendency din talaga na, papasa ka po sa board exam. Kasi nga, alam mo ang tamang sagot doon. Tayo sa biology. Sa biology, huwag mo kalimutan yung history ng biology, lalo na yung mga tao doon, o, diba? Mga food chain, ayan. Huwag mo kalimutan kung ano ba ang mas nauna. Ang tao ba? O ang bacteria? O ano ba ang composed sa 65% sa human body? So, pag-aralan mo po din yun. Regarding naman genetics, pag-aralan mo din po yung genetics. Lumabas na genetics almost parang 5 items sa genetics. Believe na kaya talaga, kaya mo yung board exam. Maipapasa mo yung board exam. Mag-effort ka na magbasa. Huwag mo siyang i-memorize, familiarize. Kasi habang binabasa mo siya, maaalala mo siya eh. Along the way na nagsasagot ka, maaalala mo siya, oh tama, nabasa ko ito. Nasagutan ko ito. Ito yung tamang sagot. So, advantage kasi siya. Yun yung magiging advantage mo pag nag-review ka or nag-study ka. So, yun yung main purpose, guys. Kung bakit kailangan talaga na nagbabasa ka at nagsa-study ka. So, yun yung maititip ko, guys. Kasi, yun din yung naging rason kung bakit ako pumasa. Kasi, yung first take ko is, hindi ako pumasa. Hindi ako nag-effort. Hindi ako dasal noon na sana pumasa ako. Pero, wala talaga akong, hindi ako nagsa-self-review noon. Wala talaga akong ginawa, guys. So, yung ngayon, pumasa ako dahil nag-effort ako. Nag-review talaga ako, guys. Ang ginawa ko is, bumili ako ng mga libro.
Nanonood ako ng mga sa mga YouTuber, si Melvin Buracho, yun, pinapanood ko siya, tsaka yung iba pa. So dapat din pag nagre-review tayo or alimbawa nanonood ka online, dapat din yung valid yung source mo, na alam mo na credible yung source mo. Yun. Yun, importante din kasi yan. Alam mo na correct yung answer, pero yung sinasabi niya yung pinapaniwalaan mo, so magiging wrong, di ba? False information din. So importante din talaga na i-validate mo kung maasahan ba yung source mo. So yun, importante din talaga na mamimili ka rin ng pagre-reviewhan mo. Kung nag-online review ka rin, ganun. So yun, mag-review, mag-pray, magtiwala, napapasa ka, at magpahinga. Huwag mo rin kalimutan talagang magpahinga. Sa mga nagre-review, may final coaching. So, kung nagsiself-review ka, dapat may day ka din talaga na magsistop ka na, na hindi ka na magre-review. So, exam day na pagka-Sunday. So, dapat Friday pa, nagstop ka na, guys. Kailangan talaga ipagpahinga mo yung utak mo, guys. Ba, mas maganda din talaga na nagpapahinga. Huwag mo din kalimutan mag-enjoy. Yan naman ang ginawa ko eh. Nang day yung exam, nagpunta ko sa CBO is Friday. So, nag-chill-chill na ako Friday to Saturday. Then, exam day pagka-Sunday. So, condition talaga yung utak ko. Mas maganda talaga na condition yung katawan mo at saka yung utak mo, guys. Kasi, pag hindi kasi condition, magmamadali ka kasi magsagot. Kasi, di ba, hindi maganda yung pakiramdam mo. Gusto mo nang umuwi. So, baka yun din na maging rason, di ba? Instead na papasa ka, hindi. Kasi, di ba, hindi mo na nababasa ng maayos yung mga items kasi nga masama yung pakiramdam mo, guys. So napaka-importante na magpahinga rin, di ba? Rest. Kung pagod ka na, magpahinga ka. Yun. Di ba? So yun lang yung maibibigay ko ng mga tips sa nagme-major. Damihan lang talaga yung pagsa-study sa... Huwag mo kalimutan yung ibang subject, pero mas damihan mo pa. Hindi mo love yung physics sa subject, mas damihan mo pa yung pagre-review doon. Kasi, dagdag pala to, pag-aralan mo din yung lumabas kasi siya, guys, sa laboratory apparatus. So, maraming salamat. Bye!